So, sisimulan ko na pong gupitin gamit ang aking pang-kinder na gunting. malinis na po ito. Welcome po sa aking channel. So, today naman ay ipopropagate ko ang napaka-unique na si Sleeping Potos. Di ba po, napaka-unique? So, kung interesado ka kay Sleeping Potos, just keep on watching. At kung bago ka sa akin channel, click mo na ang subscribe button and notification bell para lagi kang updated sa aking mga latest uploads. At i-check nyo rin po ang aking mumuting plant shop, it's Herbs Plant Shop Manila, okay? So, yun nga po, first time ko pong ipopropagate itong si napaka-unique na si Sleeping Potos kasi ang haba na po niya, kita nyo po, ang dami-dami na po niyang aerial roots na mahaba. Pwedeng-pwede na po yung ipropagate. Soil propagation po ang gagawin ko kasi mahahaba naman po ang ugat niya. Ayan. So, sisimulan ko na pong gupitin gamit ang aking pang-kinder na gunting. malinis na po ito. Dilinis ko po ng alcohol yan. Okay? So, gagawin ko po is single node ang pagkat. So, ibig sabihin, isang node, ayan, isang node, yun ang itatanim natin. Puputulin po natin sa mga pagitan. Okay? So, siyempre, ito po yung top cut. So, ito kukunin natin yung tuktok na yan. Balit, parang dalawa ng node yan. Okay? So, ayan, one-man team tayo. Ayan. Okay, so, ito yung top cut natin. Ganda. So, next. Okay, ito. Ayan, wala, ano, one-man po ako, kaya one-man team nga. Yan. So, okay, ganun lang po. Ito siguro pagsasamahin ko na to. Magsi yung node nung isa eh. So, para partner. Yan. Yan. Ganda ng ugat nito, ang haba. So ayan, nakapitong cuttings ako. Hindi ko muna puputulin yung iba kasi pito lang yung caps ko ngayon eh. So pito. So ano pala yan? I love you so 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 much. Okay, so okay, papasok ko na to. Get it on. So yung top cut po, dito ko lalagay. Special yung top cut. Kayong maingay ang magtampo yung iba. Siyempre, top cut yun eh. Diba? Okay. Haba na ng ugat ng mga photos natin eh. Yung hindi pala kita. Tingin ko hindi naman maselan si ano po eh. Si Sleeping Potos. Ano lang. Antukin lang. Pero hindi po siya maselan. Taas natin konti. Kung ayaw niyo pong hawakan yung lupa, gamit kayo ng mga ganito. Discarte na lang kayo ng mga stick o pwedeng pang dot-dot ng lupa po. Okay din po yung may ganito eh. Kasi na ano talaga niya, nakokompak ba niya yung lupa? Nasisiksik po niya kung kailangan siksikin. Kesa po pagkamay minsan, medyo parang mahirap minsan kasi pag daliri yung gagamit. Tapos, dagdagan pa ating konti. Okay, next. Itong mga cup ko na to, ano to eh, mga recycle na to. Nagamit ko na rin to dati po, nakapag-propagate na ako dati ng mga binenta ko sa Herbs Plant Shop. Kaya, naulit-ulit ko po silang gamitin eh. Sigurado nyo po na may butas ha.
Dati yung ginawa ko sa silver sword, lapalang butas. Ayun, nabulok ang ilalim. Ayun, so, ilang po. So, marami na akong napropagate dito sa gamit yung mga cup na to. Hindi ko na rin matandaan kung ano-ano yung mga napropagate ko noon. Sayang po yung mga cup, kaya wag niyo pong itatapon yung mga cup pag meron kayong nakikita ng ganyan. Mga pinagkainan ng fishball, ganyan. Wala, pili nyo sa labas na pagkain. Sayang po yan. Tsaka kung wala pa kayong pagtataniman o wala pa kayong pot talaga na permanent na gagamitin, pwede na kayong magpropagate sa mga cup ng plant nyo. Kasi at least, diba? Nakakapag ano na kayo, nakakapag propagate na kayo kahit wala pa yung talagang pot nyo. Kumbaga, nagpro-progress na kayo. Meron na kayong inaabangan. Kesa yung tempo magkapasok, mamaya tamad, tinatamad ka pang bumili or matagal lang kang bumili. Wala ka pang tumutubong halaman, diba? So at least ito, later, pwede mo na lang ano, transfer mo na lang siya dun sa permanent pot niya pag meron ka na. At least, buhay na yung itatransfer mo, diba? Yung soil mix ko nga po pala is ano, ordinary soil at saka ipa. Siguro 50-50 po yung ratio ng ipa at saka soil. Dali lang naman po silang itanim. Nakakatuwa po pag ano, mahaba yung ugat niya. Kasi parang may isip mo nun ano, parang sure na siya na mabubuhay kasi mahaba na yung ugat niya. Tsaka parang ano, parang aggressive din yung mga sleeping photos nga kasi ang, kung mag-ugat sila ang hahaba na agad eh. Nakakatawa. So, ganun lang po. Gawin lang yung process hanggang matapos po. Mapuno yung, o maubos yung cup. Okay? Kumuha pala ako ng panibago pong cutting. Yung kanina na, yung magkasama na dalawang node, yung kanina na pagsasamahin ko kako, hindi ko na sila tatanim. Pinaghiwalay ko na lang sila tapos nagigig sa tubig. Tapos, kumuha ako ng panibagong cutting dun sa mother plant. Kasi mas maganda to eh, may ugat na. I mean, mas mahaba na yung ugat nito pala. Ayan, okay na sila. Nakakatuwa ano, ang cute-cute nilang tingnan. Nadilig ko na rin po sila kaya fresh lang. Woo, sana all fresh. Nakakatuwa po. Ano. So, gaya po ng ibang propagations, huwag natin silang lalagay sa direktang araw. Dapat sa cool area mo na may bright indirect light. Yun lang po. Hanggang sa makarecover po sila. Para mas mabilis sila makarecover, dapat nasa ganong area muna sila. Tapos, hindi ko rin sure gaano po katagal bago sila magkaroon ng mga new shoots. Pero siguro baka 1 to 3 weeks po siguro. Yan, bago magkaroon yan. Basta, lagay lang po natin sa area na cool. Yan, hanggang hintayin na lang natin sila kung hanggang kailan po sila magkaroon ng new shoots. And then, doon lang sila pwede nating ilagay sa unti-unti. Lalagay natin sila sa may morning sun na area kapag may mga new shoots na po sila, okay? And so, habang na nagre-recover pa sila, keep them moist. Opo, huwag natin silang hayaang matuyo po yung soil mix nila kasi para mas mabilis po silang makarecover. Okay, so that's it po para sa aking propagation ng sleeping photos. Kung nagustuhan mo ang video ito, click mo na ang subscribe button and notification bell para lagi kang updated sa aking mga latest uploads. Again, thank you for watching and God bless!